Hey guys, welcome back to our channel. This time, isang quick car talk naman tayo, car accessories. I've been wanting to make this review kasi medyo matagal ko nang gustong gawin to and wala lang chance. And right now, nandito kami sa Camp Spotted Wood sa Villa Escudero. Nagka-camping, so I think pwede ko ising itong konting review. Quick review lang about the Hippo mat. Medyo popular to na brand. Maganda naman yung material niya, maganda yung design ng groove and all that. Pero meron lang siyang dalawang defect or dalawang issue na medyo nakakairita. So, I think it's important for buyers, future buyers to know this before they decide kung okay ba sa kanila yung ganitong design ng matting for their cars. So my car here is a Ford Everest 2017 titanium plus. This is the top of the line 4x4. So nandito kami sa camping and it's expected na madumi siya. And perfect na perfect yung Hippo mat sa ganitong application kasi nga look at that. Ang ganda ng material. Pag ito dinala ko na sa car wash later, mabilis lang yan malinis ng car wash boy and then madali lang din patuyuin. So, maganda yung branding nila. Ang ganda ng color. Ito yung sinasabi ko, ang ganda ng material. Gusto ko yung material, yung groove, yung design. Hindi yan slippery. Kapag drive ko mamaya, like right now I'm wearing water shoes. Madulas yan. Pero pag tapak ko yan dyan sa, dito sa mismong mat, hindi yan madulas. So, in that regard, ang ganda ng Hippo mat pagdating sa ganyang bagay. Okay? So pagdating naman dito sa likod, ganun din, maganda yung groove. Maganda, matibay, ano, mukha namang matibay, firm. Okay? Maganda. So kasama yan. So this is the second row. Let's go to the third row. So ito naman yung sa third row. Okay? So pasensya na madumi kasi nga nagka-camping kami. So expected mo naman. Kaya ka nga nag 4x4, you wanna go off-road, and medyo rugged yung usage mo ng car, and then bagay din na rugged din dapat yung ano mo, yung matting mo. So I think pagdating sa bagay na yan, maganda pagkakagawa ng Hippo mat. Now, ano yung ayaw ko? Meron lang akong tatlong bagay na hindi gusto rito. Ang pinaka least na medyo ayaw ko is itong design na to. Sobrang laki ng gap. Sa tingin ko dapat andito lang siya, hindi ganyan kakapal. Kasi hindi ko na-appreciate yung design. So kung may ganito yung car nyo, ewan ko lang sa ibang model, sa Fortuner, sa Montero, kung may ganito. But sa Everest, yung top of the line may ganito. Yung ibang Everest na model, walang ganito. Pero kung may ganito yung sasakyan mo, ang ganda diba ng design ng stock. Tapos, hindi mo ma-appreciate kasi natakpan nito. So sana, manipis lang siya, hanggang dyan lang. Tapos yun, dire-diretso dito. I don't think it's necessary na ganun siya kakapal. I think hanggang dyan lang pwede na. Okay, so na, isa yan. Pangalawa, ganun din. Pagdating dito sa likod, sa sobrang taba nito, nasasagi ito ng mga passengers. Ayan, nagfo-fold. Ngayon, pag nagkaroon na yan ng fold, pag sinarado mo to, the more na may ipit pa yan ng pinto. Okay, so syempre di mo naman mapapansin yung mga passengers mo nasasagi yan. And then tuwing nagiging ganyan, nagiging parang nagkakaroon ng lamat, then it becomes permanent. Kahit anong gawin kong pagbalik niyan, yan, ilang beses ko nang minasahe yan, ibalik. Yan o, mabalik pa rin siya. So pag may sumakay ulit, mababangga yan, isasarang pinto, lalong mapipress ng pinto. So para sa akin, nakakairita. Nakakairita yung ganyan. Again, dapat sa tingin ko hanggang dito lang yan. Okay? So, that's number 2. By the way, pakita ko naman yung sa right side. Ayan. Same case. Mas malaki pa ang fold dito. Ayan, o. Oh. Ang laki ng fold. Okay? So, ayan. Number 2 yan. Number 2. Now, for the number 3. Ito ang pinakang nakakainis. Sa totoo lang. Ayan. So, like I said kanina, maganda naman sana yung pagkakagawa nito kasi makapal. Alright? Pero, yung pagkakafit nila, look at that. Sagad na sagad yan, sagad na sagad dito.
Pero pag may sasakay na sa likod, na i-move mo to, i-forward mo yung second row seat, babangga yan dito, yung railing na yan. Tatakbo yan forward, babangga dito. So ngayon hindi mo to ma-open completely. Hindi mo to ma-forward completely para magkaroon ng enough space sa likod para makababat sakay yung passengers mo sa third row freely and more comfortably. Nahaharangan. There was even a time na napagkamalan ko yung design ng Ford Everest na may problema. Akala ko pangit ang pagkakadesign. Akala ko may sumabit na cable, may nag-fail na mechanism. Siya pa yung sinisi ko. Antagal, as in nakailang try ako, hindi namin makuha-kuha. Until, tsaka ko lang naisip na ito pala ang cause. So let me try to show that to you. Okay, pakita ko sa inyo na i-adjust ko tong second row seat as if merong sasakay sa likod. Okay, so ito, forward ko, tutulak yan. Yan, bang. Yan o, diba? Pati yung camera nagalaw. Hindi ko siya mailabas. Hindi ko siya may forward completely kasi ayan, bumabangga na siya. Lumalaban, sagad na yan dito. Babangga siya rito. So, ang dami pang space na very valuable space, meaningful space. Na kahit pa 2 to 3 inches yan, very meaningful space yan para sa rear passenger mo para they can get in and out of the car more comfortably. Wala na, yan o. Yan. See? Yan ang pinaka nakakairita sa lahat. Yan. So nakita nyo na. I don't know kung naglabas-labas si Hippo Mat ng panibagong model, in-improve na ba nila, may nag-report na ba sa kanila nito. I don't know. Wala pa ako nakikita nag-vlog about this. So yeah, just letting you know, yun ang 3 concerns ko, 3 issues ko with this Hippo Mat. Kung sa inyo, sa tingin nyo okay lang yan, then that's fine. Pero sa akin, hindi. Especially itong third issue na sinasabi ko. So I suggest before you buy, kung ano man yung model ng car nyo, I suggest i-fit nyo muna. And tingnan nyo itong mga concerns ko. I think dun sa tatlo, baka sa inyo, hindi nyo problema to. Okay lang sa inyo. Pero ito, concerning to, nakakairita, nakaka-stress, nakaka-disappoint sa passengers mo. Nakaka-stress talaga pag may lalo ko nagmamadali. Akit baba sa car, nagmamadali. Nakaka-irita yan. So yun, honest review lang, para lang alam nyo. So, test it. But again, sinasabi ko, in terms of material, maintenance, pag-wash, maganda, madali. Pag binawash na to ng car wash boy, a few minutes lang, pag binalik niya dito, medyo basa yan. A few minutes lang, nagda-dry na rin agad. So, there's something nice about the material ng rubber or plastic ba to. But, eto, malapit na ako sa point na palitan to. Itong Hippo Mat na to, malapit ko nang gusto siyang palitan because of this. Okay? I hope naging informative to sa inyo and helpful when you make a decision in purchasing your car mat. Thank you for watching. Bye!